Right, no? So, ayan. So, I hope na nakagawa ka ng iyong lead magnet. And sana nakakuha ka ng maraming emails, no? Para makagawa tayo ng maganda-gandang target audience. Ngayon, halimbawa, nakapag-run ka na ng lead magnet mo, marami kang na-collect na emails, or meron ka ng existing email address na kahit hindi mo nakuha sa lead magnet, eh meron ka na niyan noon pa, no? So, pwede rin naman yun. Sa video na to, tuturo ko naman kung paano gumawa nung tinatawag nating customer list. So, paano ba natin siya i-upload sa Facebook ads para ma-target natin yung quality prospects talaga. Ayan. So, ito yung ginawa natin last video. So, close na natin to. Ayan. Teka, delete lang natin to, ha. Ah, hindi, wag na lang muna. Baka pwede pa natin pagkuhanan yan. Okay. So, close tab. Ayan. So, since gagawa tayo ng customer list, ang gagawin po natin, so, ads manager pa rin to. Ayan, ads manager. Punta kayo sa ads manager. Then, click nyo yung business tools. Then, go to audiences. Ayan. Audiences. Gagawa tayo ng ating audiences. Okay. So, kung makikita nyo dito, parang basic pa rin, di ba? So, custom audience, lookalike audience, and save audience. So, ngayon ang gagawin natin is custom audience. Click nyo lang po itong create a custom audience. Now, makikita nyo yung sources, di ba? last videos natin, yung basic course is more on Facebook page tayo, di ba? Facebook sources, then Facebook page. Ngayon, ang sources natin is customer list na. Ayan, medyo higher level na tayo, customer list. So, click nyo lang po yung customer list, then click next. Okay. So, kung makikita nyo, maraming ano dyan, cheche bureche. So, ang gagawin natin, close lang muna natin. Ayan. So, hindi muna natin gagalawin. So, ang gagawin natin dito ngayon, di ba meron tayong Google Sheets kung saan pumapasok yung ating mga audience. So, balik tayo sa Google Drive. So, yung last video is ito yung responses. So, meron akong dalawa na tinry natin, di ba? Ayan. So, yung si ako, tapos yung si Juan de la Cruz. Then, meron dyan email address dalawa. So, pag ganyan, konti pa lang yan. Huwag kayong mag-upload ng customer list nyo na ganyan lang kakonti. At least, dapat 100, mga 100 plus, 200, mga ganon. Para mabasa or makuha ni Facebook ng maayos yung data. Okay. Now, halimbawa, marami ka nang nakuhang mga email address. So, close ko na to, ha. Meron ako sample. Di ba nga, nag-collect ako dati ng mga email address na interested sa ebook. Ayan. So, meron ako dati pa na mga free ebook. Ayan, responses. So, kunin natin to. Ayan. So, pati ako, di ba, kasama. Ayan. So, marami to. Ayan, medyo marami-rami na rin yung na-collect ko dati pa. So, ito yung mga taong interested sa financial literacy. Hindi natin alam kung saan siya interested, sa savings lang ba, sa investment, sa insurance, sa healthcare. Pero, ang maganda dito, interested sila sa financial literacy, no? So, medyo quality yung nakuha natin prospects. Now, anong gagawin natin dito sa nakuha natin mga email address? So, minimize natin to. Then, punta po tayo sa... Ayan, gawa tayo ng isang ano, Excel. Microsoft Excel worksheet. So, punta tayo sa new. Gawa tayo ng isang Excel file. Ayan. Then, pangalanan natin to. Pwede natin gawing ano to. Customer list. Basta kahit anong title, customer list. Ako, gusto ko customer list lang eh. Ayan. Ayan, customer list. So, Excel file siya. So, ang gagawin natin dito, ayan, first time kong magbukas ng Excel ko. Oops, ang dami naman niya. Sorry sa, ano ah, pasaway ito sa Excel eh. Ayan. Okay na. So, wala na nag-pop up. Okay.
So ito, Excel file. Excuse me. So ang gagawin po natin dito, di ba may nakuha tayong mga email address. Pwede natin isama yung mga pangalan, mobile number, etc. Pero mas mainam, email address na lang. Ayan. So kukunin natin lahat, i-copy paste natin itong mga to papunta sa Excel file na ginawa natin kanina. So paano natin i-copy paste? So simple lang. Control shift nga ba? Then down. So yan na. So lahat nakuha natin. Then right click, copy. Ayan. Then punta tayo dito sa Excel file natin na customer list. Then paste. Ano ba to? Ayan, match destination formatting yan. So, napunta na siya dito sa ating Excel. So, email address lang kukunin natin. Hindi na natin kailangan ng mga names, ng mga contact numbers, etc. So, lahat yan, email address. Now, itong Excel file, hindi natin siya pwedeng i-upload sa Facebook ads. No, hindi natin pwedeng i-upload to as customer list kung naka-Excel file siya. Ang gagawin natin is i-convert natin siya into CSV. CSV file. Ayan. So, paano natin siya i-upload? I-convert. So, save muna natin to. Control S. Ayan. Save. Then, click yung file. Then, save as. Ayan. Save as. So, desktop natin ilagay. Then, kung makikita nyo dito, di ba customer list yung, pangalan niya. Save as type. Palitan natin tong save as type na Excel. Hindi natin i-upload yung Excel. Ang gagawin natin is CSV, comma, delimited. Yan. So, malinaw. So, hindi CSV Macintosh, hindi CSV MS-DOS. CSV, comma, delimited po ang gagamitin natin. Yan. CSV delimited. Okay. So, yan na. Comma, delimited na siya. Then, click save. Then, some features in your workbook might be lost if you save it as CSV. So, do you want to keep using that format? Yes. So, click nyo lang yung yes. Then, minimize. Kung makikita nyo dito, dalawa yung inyong nagawang customer list. Yan. So, ito. Nasa yung Excel. Ito yung Excel. Yan. So, ito Excel. Makikita nyo naman yung type. Ayan o, type. Microsoft Excel worksheet. Yan. Ito, Microsoft Excel, comma, separated. So, CSV to. So, itong CSV, ito yung i-upload natin sa ating customer list sa Facebook ads. Yan. So, ito, copy na lang natin yan. Copy lang. So, tago natin. Pwede natin i-update yung list na yan. Halimbawa, may nakuha kang mga bagong emails. So, dagdagan mo ng dagdagan yan. Then, gawa ka lang ng panibagong CSV. So, mag-convert ka lang ulit. Okay? Now, in this example, ito yung i-upload natin na customer list. So, balik po tayo dun sa ginagawa natin kanina sa Ads Manager. Yan. So, balik tayo dito. So, maraming cheche-boreche yan. So, basahin nyo. Pwede nyong basahin. Gagawin nyo lang naman is i-next nyo yan. Yan, next. Then dito, ito importante ah. Does your list include a column for customer value? So wala. So click lang natin yung no. Yan, no. Then click next. Now, sabi dito, upload a list. So yung ginawa nating list kanina, yung CSV, ayan 'di ba? CSV. Pwede kang mag-upload kasi ng CSV or text file, hindi pwedeng Excel. Dapat CSV. So click natin tong upload file. Ayan. Then, nasa desktop yun, di ba? So, punta tayo sa desktop. Ayan. So, automatic lilitaw yon customer list. Kasi ito lang yung naman yung mababasa niyang file. Kasi ang hinahanap dito is CSV file. Ayan. So, ito yung CSV file natin kanina. Click open. Ayan. So, na-upload na yon. Or naka-attach na, i-upload na natin yan. Then, ito, name your audience. So, pwede nyo palitan to. Pwede hindi na. So, as is na lang. So, depende sa inyo kung gusto nyo palitan yan. Pangalan lang naman yan ng audience. Then, click next. Ayan.
So, no action needed. So, ibig sabihin nakamap na siya. Ibig sabihin na-identify na niya na mga email address lang naman yon. Kasi yung iba, halimbawa, may kasama mga pangalan, mga first name, surname, contact number. Kailangan mo pang mag-map dito. So, may nakalagay dito action needed, tapos marami yon. So, since, kaya nga, I suggest na email address lang yung i-upload nyo sa CSV para hindi nyo na kailangan mag-mapping. At least, yun, hindi na siya matrabaho. Ayan, after nyan, so, okay na siya, may check na yan. Nakamap yan, ibig sabihin. Ibig sabihin, okay siya na na-detect ni Facebook na tama yan. So, import and create mo na yan. So, wait mo lang ma-upload. Ayan, upload in progress. Ayan. So, okay na ang iyong audience. So, meron ka ng custom audience. Ayan. So, nakalagay dito, below 1,000. Kasi yung total numbers lang naman na nakuha nating emails ay, tignan natin, nasa 564. So, konti lang naman kasi yung email na nakuha natin, 564. Kaya nakalagay dito is below 1,000. Pero okay lang yun. Ang gagawin na naman natin dito sa ating customer list na to, so, papakita ko naman yung retargeting next video. So, ano yung gagawin natin dito sa mga list natin? Ano yung best na gawin sa ating customer list na yan? Okay? So, see you in the next video.